kahapon po sa ating lahat. At itong my simple message is not only for the kids, but for each one of us. So hinihiling ko lang sana, stay where you are, please. And please lend me your ear. Ano po, maikli lang ito, apat na oras lang ito. And then, maikli lang po ito. At habang ito'y sinasabi ko sa inyo, ay napapakinggan din ito sa programa, sa radio at television. I do also have radio and television program. Yan. So kids, please listen, kids. Yan. So meron akong programa sa radio at television. Entitled dito ang sabi ng Panginoon. And at the same time, ang aking munting sinasabi is being heard and being shown through Facebook, social media, Kingdom of Jesus Fellowship, at saka sa YouTube, KOJL. Kids, nakikinig ba kayo sa akin? Yan. Yung makikinig, meron akong regalo sa inyo. Meron akong in-order ng mga kotse dyan para sa inyo. Gusto niyo ba yun? How's it lot? Gusto niyo? Yan. Okay. So, ang sabi ganoon, nabasahin ko lang sa Philippians 3:12-14, sabi ganoon, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting. Pakisabi nga po natin, forgetting. What is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, heavenward in Christ Jesus. Ang sabi ni Apostle Paul, nililimot ko ang nakaraan at ako ay nagpapatuloy sa kinabukasan. Kaya kids, yung iba sa inyo ay pupunta na sa big school, yung iba naman ay mananatili pa rin dito at babalik kayo next year. Pero ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito, anuman yung nakamit nyo ngayon ay lalo nyo pang pagbutihin. Yan, pakisabi natin pagbutihin. Yan, limutin na natin yung mga nakalipas at nakaraan. Minsan tayo ay nagkakaroon ng mga negative, mga bad experience, pero dapat yun ay lahat yun ay nililimot na natin. Ano po? At kung sakasakali man na tayo ay nagkakaroon ng mga achievement, mga reward, mga award, o anumang mga magagandang bagay na nagaganap sa atin, kinakailangan pa rin natin limutin yon. Bakit? Bakit natin kinakailangan limutin? Because the best is yet to come. Yan. Pakisabi natin, the best is yet to come. Meron nga po akong saying na aking ipinos sa Facebook ng Kingdom of Jesus. Ang sinabi ko roon, laging mas maganda ang kinabukasan. Ito ay laging may kalakip na pag-asa. Laging mas maganda ang kinabukasan, ito ay laging may kalakip na pag-asa. Yan, nakuha po natin. Kaya kids, anuman yung dream ninyo ay magkaroon ng katuparan at even more than no, you have prayed for, more than you have expected for, ay mangyari at maganap sa inyo yun. Pati tayong mga parents, di po ba? Tayong mga lolo't lola, tiyo, tiya, di ba meron tayong dream sa ating mga mahal sa buhay, tama? No? So ipagpatuloy natin yun at magkaroon tayo ng pagnanasa na makamit natin yung mga bagay-bagay na yun. At kung sakali man na sa taong ito, no, masabi natin nakamit natin ang tagumpay, so huwag pa rin tayong manatili ron. Umusog pa rin tayo kasi mas makakamit pa natin ang tagumpay. Tama po ba yun? At kung sakasakali naman na bigo tayo, hindi natin nakamit ang tagumpay ngayong taong ito, huwag pa rin tayong sumuko. Makakamit natin yan next year. Maliwanag po ba yun? At higit pa ho, sa ating inaasahan yung ating makakamit, no? Ang magagawa natin, enjoy yung blessing, no? Enjoy yung goodness ni God, pero huwag tayong mag-dwell dyan. Huwag tayong manatili riyan. Ang kinakailangan natin, umasampa tayo, no? God has a better future for us.
God has a better plan for us. Maliwanag po ba yun? At kung sakasakali naman na-offend tayo, nasaktan tayo, no? Gawin natin siyang lesson or experience or stepping stone for a better future, no? Huwag na huwag tayong madi-discourage. Huwag na huwag tayong madi-dismaya. Kagaya ng trending, di ba? Si Chriselle Malyari. Na have you heard her? Trending siya sa internet, di ba? Na according to her, ayaw sa kanya, no, ay hindi pinakita yung computation. At yun lang naman daw ang hinihingi niya. Pero hindi raw na ipakita, no? Kaya nung siya ay nag-speech sa kanyang salutatory speech, ay napigil siya. Ano niyon? Yan, no? And according to her, hindi raw fair. But according to valedictorian, ang sabi naman ng valedictorian kay Chriselle, if something is not meant for you have to accept it. No? So you have to accept it even though you are competitive. But you have to accept it. We do not know what is the real score. Hindi natin alam yung mga bagay na iyon, pero nangyayari talaga yan. When I was in high school, I belonged to the first the section 1. I was candidate for valedictorian. We belong to the model class. Pero hindi ako lumaban. Ewan ko ba, wala siguro naging courage sa akin. Amin mo ba? Ang kulit-kulit ko. Yan. Pero meron akong classmate na makulit din pero lumalaban. So nakakuha pa rin siya ng punto. Pero alam na alam ko yung valedictorian namin, hindi siya ang valedictorian namin. Alam na alam ko yon, yung valedictorian dapat namin, hindi nilabas ang kanyang card. Kinuha niya sa registrar. Sapagkat siya talaga ang valedictorian. Yan. So nagkakaroon talaga ng dayaan talaga ako magkamin sa amin po ba? Naunawa niyo po ba ako? Pag sabi ng amin, yes. Ano po yun? So yun yun eh. So kaya yung hindi namin expected na valedictorian, even salidatorian, hindi talaga yun. At naalala ko nga din yung anak ko, sabi niya he's fighting for valedictorian, hindi niya nakuha. Pero he was the president of his classroom, he was the president of the student council, and yet yung leadership award, hindi niya nakuha. Saan niya paano nangyari yun? Ako presidente ng classroom, ako presidente ng eskwela, and the president of the student council, and yet the leadership award was not given to me, sabi niya. Then, nagpunta yung anak ko sa USD. He's taking up legal management, kumukuha siya ng law. Yan. Susunod yata sa yapak ng tito niya. Then, sumakit yung ulo niya. Pag sakit ang ulo niya, pumunta ng clinic. Then, nagbubutuhan yung mga classmates niya, who will be the president of the classroom. Wala ho siya at that time, he was absent, he was in the clinic, no? He had an headache, no? Pero alam po ba ninyo, nakikinig ko ulo tayo, wala siya sa loob ng classroom, siya ang naboto, siya ang presidente. Yan. Kaya kung magkaminsan, kung sakasakali yung mga expectation natin na hindi na ibibigay ng sino pa man, huwag tayong huminto, no? The truth will still prevail. Naunawaan ba natin yon? Yung katotohanan ay magpapatuloy at mananatili pa rin. So, isa lang ang message ko sa oras na ito, the best is yet to come. No? Laging ang kinabukasan ay may hinahatid na maganda. No? Mas maganda ang kinabukasan kaysa sa kahapon. Mas maganda ang kinabukasan kaysa sa ngayon. No? Kung sakali mang maganda na ang ating na-achieve ngayon, do not dwell on it. Something good is going to happen. At kung sakali man na nabigo tayo o hindi natin naibigay yung the best natin, huwag pa rin tayong tumigil. Sapagkat meron pa rin nakalaan para sa atin. Ito yung sinabi ni Apostle Paul, hindi ko inaaring ganap na ako. But one thing I do, he said, forgetting those things which are behind and reaching for those things which are lies ahead. Kaya ho, tumingin tayo sa kinabukasan, no? Don't look back, no? At huwag tayong mag-stay kung nasaan tayo ngayon. Yan. Yun yun. Naunawa po ba ninyo ako? Yan. Pamalakpak nga po yung nakakaunawa sa akin. Ay, salamat po. Yan. At lagi tayong umasa
na meron tayong better future, no? Nakaraan, napunta ako ng Gimbang Mabaisiha, isang businessman ang nakausap ko, na lungkot na lungkot siya sa nangyayari sa business nila. Sabi ko, huwag mong tingnan yan. Maaaring sa ngayon may pagkalugi, pero huwag kang tumingin dyan. Isang araw, ay bibigyan ka ng Diyos ng mas magandang kita. Minsan, di ba yung takbo ng ating sasakyan, straight yan eh. All of a sudden, titigil tayo dahil merong humps. Naunawaan ninyo, may humps. So minsan yung mga humps na yan, ano, these are, it symbolizes, no, the trials and testings of life. Pero even though ma-encounter natin yung mga trials and testings of life, dapat hindi pa rin tayo tumigil. Dapat magpatuloy pa rin tayo. Kaya ako'y nalulungkot minsan sa kanilang sama ng loob sa gobyerno, namumuntok sila, humahawak ng baril, gumagawa ng bomba. Eh, anong naitutulong nito sa kanila? Ano ang naitutulong nito sa kanilang pamilya? Ano ang naitutulong nito sa ating bansa at sa sandaigdigan? Wala. Ang pagrebelde, walang pupuntahan yan. Walang mararating ang pagrebelde. Naalala ko nga ang aking pinsan, ang kanyang ama ay graduate naman sa kolehiyo, matalinong tao, pero sugarol, mangininom, mabisyo. Yung pinsan ko ay nagrebelde. Kinausap ko siya. Sabi ko, hindi nangangahulugan ang tatay mo ay hindi ginagampanan ang kanyang duty, ang responsibility sa iyo ay magre-rebelde ka na. No? At ang sabi ko sa kanya, ayusin mo ang buhay mo. And I was glad last year nakapasa siya bilang mechanical engineer. Yun, nakagraduate siya ng mechanical engineering at nakapasa siya. So mabuti naman nakinig siya. Eh kung nagrebelde siya at sinasabi niya, oh yung tatay ko eh, may tinapos naman. Eh, nagpapaloko-loko lang. Eh, ang duwa yung nilalagay sa katawan, ano ba mga alak, sigarilyo, sugal, hindi magpakabuti, imbis na kami ay tugunan, hindi kami tinutugunan. Pero mabuti na lang nakinig siya sa akin. At yun nga, natutuwa ako na nakagraduate na siya last year, mechanical engineering, nakapasa ng board, he is now at a mechanical engineer. Naunawaan po natin, kaya yung mga bata, ang karismin ko sa kanila, ipagpatuloy nyo yung dream ninyo, at ang prayer namin at teacher at ng staff ng KJLC ay higit pa riyan ang inyong marating. At para din naman sa ating parents and elders, adults, no, ay ano man yung dream natin para sa mga bata, ituloy natin. At hindi lamang sa kanila, maging sa inyo. Ano man ang good dreams ninyo, ituloy po ninyo yan. No? At gusto ko sabihin, ano man ang mga traumatic experience na ating naranasan, limutin natin lahat yan. Hindi makakatulong yan. Sabi nga nila, try until we succeed, not we die. Try until we succeed. No? No? And lastly, without the help of God, you know we cannot achieve our good dreams. No? Kailangan talaga natin ang tulong ng Diyos. Sabi sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga magagandang pangarap at magtatagumpay ka. At ang sabi ng John 15:4, no, without the help of God, no, we are it is meaningless, we cannot achieve our goal. Hindi natin mararating yan. Kaya, alam mo ninyo, lagi ko itong sinasabi, no, lagi ko itong sinasabi, no, na yung pangtatay ko, maganda yung pangarap niya para sa akin, para sa amin. Dahil niya lamang yung tatay ko ay namatay sa murang gulang niya. Nabundol yung aming sasakyan, namatay siya. Yung driver, nabigo sa pag-ibig, uminom, nalasing. Eh, hindi siya namatay, yung tatay ko ang namatay. Kahit ipakulong mo siya, bulokin mo siya sa bilangguan, useless death. No, ang nangyari, we found ourselves living in a squatter area. Ayan. At nagpuan namin ang aming mga sarili na nakadala sa ismatria. Ano ginagawa natin dito? Hindi ba mayaman tayo? Hindi ba marami tayong pera? Ayan. Ano po? At nangarap ako na isang araw ay makaahon ako sa kahirapan. Ano po? Makaahon ako. Pero alam mo ninyo, yung magandang pangarap ko, nagkaroon ng katuparan sobrang-sobra pa. Sapagkat ang nais pala ng Diyos, hindi lang ako makaahon sa kahirapan. Ang nais pala ng Panginoon, magkaroon ako ng buhay na wala hanggan. Na pagkatapos ng buhay ko sa mundo, iba ako nito, pumasok ako ng langit.
Ang ginawa ng Diyos, hindi niya lang tinupad yung mga pangarap ko. Ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya ako ng bagong buhay. Yan. Kaya yung paninigarilyo ko, naalis. Yung pag-inom ko ng alak, naalis. No, lahat ng mga bisyo ko sa kasalanan, naalis. Yung pagbibingo ko, naalis. Yung pagbabaraha ko, naalis. Itama pa ho ba? Yung pagsusugal ko, naalis. Yun. So, ang nais pala ng Diyos, hindi lamang tayo pagpalain. Ang nais pala ng Diyos, bago tayo mamatay, pumasok tayo ng langit at makatiyak tayo sa buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. At ang nais pala ng Diyos, mabuhay tayo ng masaya, mabuhay tayo ng maligaya, na malaya sa mga bisyo at kasalanan. Yan. Naunawaan po natin. Kaya po, kailangan natin ng tulong ni Lord. No? At aminin talaga natin, pinsan sa buhay na ito, ay maraming namamatay na hindi naman natin inaasahan na mamamatay sila. Na nakaraan, palagi ako dyan sa pinyahan, kagaya ngayon, palagi pa rin naman ako dyan. Tuwing pupunta ako rin, meron dyan na lalaki na matikas ang katawan, pumubuhat pa ng mga sako ng bigas yan, binabati ko siya. Biglang-bigla, nagulat na lang ako, patay na, atake sa puso. Nakapakaikli ng buhay. Life is so short, no? We must not waste our lives, no? We have to use it in a proper way. Na paano natin gagamitin ang ating buhay in a proper way? Siyempre, eh, sumunod tayo sa Panginoon, no? At ipabless natin ang ating buhay kay Kristo. Hindi relihiyon ang kailangan ng tao para maligtas. Ang totoo lang, si Marwan may religion yun eh. Laging nagpipray yun eh. Bago gumawa ng bomba at magpasabog ng mga tao. Ang sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Si Kristo lang is the only name given by God here on earth whereby we must be saved. Walang ibang daan, hindi dating daan, kundi si Kristo lang. No? Sabi nila, si Kristo ay propeta lang, mas mataas pa si Muhammad. Mali. Sabi nila, si Kristo, tao lamang, mas mataas pa si Manalo Anghel. Mali. Iba't ibang pinuno ng religion at ng mga partido, mas mataas pa kay Jesus. Pero gusto ko sabihin sa lahat, si Jesus ay Diyos na nakatawang tao. Sabi niya sa 7 last words, it is finished. Natapos ko na ang mission accomplished. God became man and died on the cross of the Calvary. At ang sabi nila, kung siya ay Diyos, bakit siya ay nagutom, nauhaw, napagod? At nagsabi siya ng Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat siya nga po ay nakatawang tao. Kung bakit nakatawang tao si Jesus, ililigtas niya ang tao. Kung ililigtas niya pusa, magkakatawang pusa siya. Pero nakatawang tao siya sapagkat ililigtas niya ang tao. Kaya gusto kong iwanan sa lahat ito, ang ating magagandang pangarap, tutuparin ang Lord yan. Gagawin ng Panginoon yan. Ibibigay ng Lord ang lahat ng ating mga magagandang pangarap. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. And not only that, God is willing to give us a new life in Christ. A clean life, a holy life. No? Magkakaroon tayo ng assurance na tayo ay papasok ng langit after our life here on earth. Ano po? So yun po yun. Kaya sa oras ito, I just want to take this opportunity to pray for the kids. Okay lang ba yun? And I want also to take this opportunity to pray for you. No? I want to end my message in a simple prayer. Okay po ba yun? Shall we bow down our heads and close our eyes? I-extend natin yung ating kamay sa kanila. Extend natin. Yan, extend natin. Lord, we are lifting up to you these kids, O Lord, in Jesus' name. Narinig niyo po yung kanilang mga magagandang pangarap. Lagay niyo po ito ng malalim sa kanilang mga puso. Dalangin namin, Panginoon, hanggang sa kanilang paglaki, maging mabuti silang estudyante, maging mabuti silang bata, maging mabuti silang mga tao. Dalangin namin naman na sila'y mag-excel sa pag-aaral. Bigyan niyo ng mahabang buhay. Bigyan niyo ng mabuting kalusugan. At dalangin namin, Panginoong Diyos, ilayo niyo sila sa mga maling tao at maling barkada. Dalangin namin, Panginoon, na sa ngayon pa lamang hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon, may they impact their words, O Lord, in Jesus' name. May they be a great influence, a good influence, Panginoon, sa kanilang family, sa kanilang community, at saan man sila mapupunta dahil ng Diyos. Dalangin po namin, Ama, na sila po ay maging instrumento mo to make a difference
Lord, sa mga taong kanilang makakasalamuha. I'm also lifting up, Lord, the parents, Pali God, ang mga nagsusupply sa kanila, nagpapaaral sa kanila, tumutulong sa kanila. Pali God, bigyan nyo rin ng mahabang buhay. Mabuting kalusugan. Tanggalin nyo ang anumang sakit. Tanggalin nyo po ang anumang karamdaman. Pagpalain nyo sila. Pasaganain nyo sila. Payamanin nyo sila. Hindi mo kalooban na kaming sakitin. Hindi mo kalooban na kami mahirap. Ang pangarap mo sa amin ay mabuting kalusugan. Ang pangarap mo sa amin ay kasaganaan. Kaya po tinataas ko rin ang mga parents, ang mga laban sa mga batang ito na nagpupunyigin, nagsasacrifice, Father God, in order for this kid, for their kids to have a better future. At dalhin ko nga po, Ama, baguhin mo rin ang kanilang buhay kung paano mong binago ang aking buhay. At dalhin ko rin po, Ama, na ano man ang kanilang magagandang pangarap ay magkaroon po ng katuparan. Maraming po salamat, dakilang Ama. Sinasabi po namin kung kami may nagkamali, patawarin niyo po kami. At sa oras pong ito, humihingi kami ng tawad, tulungan niyo kaming magbagong buhay. Bukas kayo ng aming puso, Jesus. Pumasok ka, come into our lives. You, Jesus, now is our personal Lord, personal Savior, and personal God. We believe that you are God, and you became man, and died on the cross for us to save us, and to free us from all sins and iniquities. Kaya po, Ama, sa oras na ito, we declare that you are God. We declare that you are Lord. And we declare that you are Savior. Salamat po, Ama. Write our names in the book of life in heaven. Sakasakali mang dumating ang araw na iyon, hindi kami itapon sa impyerno, bagus kami po ay pumasok ng kalangitan. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you very much.